warmest greetings to the producer, staff, and host of DZME Target on Air radio program. Over the years, you have provided the public with reliable news and information, as well as insightful commentaries and features. May you remain a strong partner of government in building a more informed and empowered citizenry. Congratulations, and I wish you all the best. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Ito, masamang epekto daw ho ng rice tarrification law. Mahalagang tignan mabuti ho ng DA. Ito ngayon yung ano eh. Medyo nakasentro ho si Juan de la Cruz dito ho sa DA. At Department of Agriculture. Na sinasabi nga negatibo, hindi daw ho magandang epekto. Doon ho sa mga magsasaka. Magsasaka doon ho sa rice tarrification law, yung Republic Act 11-203. Eh kasi yung pinangako ho ni BBM regarding ho dun sa 20 pesos na per kilo. Eh minsan ho kasi mainipin ho si Juan de la Cruz. May mga nakausap nga ho kami kahapon pagkatapos ho ng program ho natin. Sabi niya, Garrix, maganda sana minsan sa segment nyo meron ho kayong mga caller kung ano yung tinatalakay nyo, kumbaga makapagbahagi ho kami ng aming opinion. Sabi ko, tama ho yung tinuran nyo, bagamat medyo magkaiba lang ho ng portion itong program ho natin. Kaya misa, kinakausap na lang ho namin. Eh, sabi niya, Karex, paano ho ba masusolusyonan o mabibigyan ho ng ano, na sapat to dun ho sa pangako ho. Eh kasi medyo nagtalo ho kami. Sabi ko, bas hindi naman ho ganun kadali na pag-upo anong bagong presidente, di ba? Hindi naman ho agad mabibigyan ho ng solusyon ho yung kumbaga dun ho sa first 100 days. Huwag ka na lumayo. Maging dyan lang ho sa mga LGU, sa local government, di ba? Kagaya ho dyan sa Cavite, san pa man, di ba? Hindi naman ho ganun kabilis na pag-upo ho agad doon nila yung pangako ho nila kumbaga'y matutupad ho. Kasi yung pinangako ho ni President-elect si BBM, mahabang proseso pa ho yan. Diba? Yung sinasabing presyo ibababa. Kasi marami na rin ho mga nagsabi ho niyan. Sabi ko nga ho sa inyo, ang sektor ho ng agriculture, mga mangingisda na kada mag-eeleksyon, para bang sila ho yung punching bag. Ano mga kumakandidato, national election, sila ho sinasabihan na ito ho yung pangako ho namin kapag ho kami napuesto. Diba ngayon, ang paliwanag ho dito, meron ho kasing panhawagan, ito hong si Senator Lito Lapid, si Pinuno, diba? Misan lang magsalita ho ang Pinuno, ito hong si Sena Lapid, sabi ho niya kay outgoing Agriculture Secretary William Darna, meron daw ho siyang ipinadalang liham. Dito ho kay Sec. William Darna. Tinutukoy ho dito ni ang pinuno ni Sen Lapid kay Darna yun daw hong mga posible, di ba, na dapat daw hong revisahin dun ho sa mga nasabing batas. Ginawa daw ho ni Senator Lapid o mga kaibigan na hakbang makaraang magpasaklolo daw ho sa kanya. Ibig sabihin eh, may mga lumapit to kay Senator Lito Lapid, nagpasaklolo. Ay, yung mga magsasaka, yung mga problema ho nila. Kaya nga, napakaganda ho nung rekomendasyon, kung familiar ho sa inyo, kay Cagayan, Governor Manuel Mamba, di ba? Nag-request ho siya. Ano ho, sabi ho ni Governor Mamba? Eh, halos lahat ng nanunungkulan, dyan ho sa DA, o dyan ho sa DAR, et tila pasok ho dun sa korupsyon. Siya ho nag-rekomenda ho niya na pamunuan muna ni President-elect BBM yung Department of Agriculture. Ngayon, may mga lumapit daw at nakausap ni Senator Lito Lapid regarding ho dyan sa DAR yung mga magsasaka. Diba? Bagamat patapos na raw ho ang termino, dapat daw ho nitong suriing maigi yung naging implementasyon doon ho sa batas na magdudulot
anong pasakit, adon ho sa maraming magsasakay. Ang problema ho kasi nito, Senator, Your Honor, ha, Lito Lapid, eh mukhang late naman ho kasi, di ba? Kung kailan 2 days, 3 days na lang, kumbaga marathon, at saka sila maglalabas ho ng mga datos ng kesi hudang meron daw hong sangkot, adon ho sa mga korupsyon, eh samantalang napakahaba ho nung panahon na ibinigay ho sa kanila, ngayon dun ho sila maglalabas ho ng agrumento ho nila. Di ba? At dapat daw ho mabigyan ho ng gamay dun ho sa mga susunod na administrasyon, mga kaibigan, para daw ho maiayos yung programa para sa kapakanan ng sektor ho ng agrikultura. Ito na sinasabi ho natin na kada mag-eeleksyon, yung sektor ho ng agrikultura, sektor ho ng mga mangingisda, sila ho'y laging nilalapitan, kinakausap. Kaya sa ilalim ho kasi ng Agreement of Agriculture ng World Trade Organization, pinirmahan ho kasi yan, di ba? Ano mga miyembro ng bansa noong 1995, kung familiar ho sa inyo na nakakomit ho doon ng Pilipinas na papalitan daw ho yung mga quantitative restriction sa pag-import ho ng produktong agrikultura, sinasabing taripa o yung buwis doon ho sa mga bawat imported. At kaya nga dito nga ho pumapasok ko yung smuggling. Kaya nga tama ho yung tinuran ni Tito Sen. At teka, ito ho yung listahan. Eh samantalang ang haba ho ng panahon ho nila. Ibig sabihin eh, kumbaga ho sa basketball eh, last 2 minutes, nga doon ho nila ilalabas ho yung mga, yung listahan na yan, madali hong gumawa eh. Ngayon, para ma-scandal ho yung mga player na yon, yung iba ho doon, kahit na hindi ho banggitin ho ni Tito Sen, alam ho nila yan. Yung mga binanggit ho nating mga player na yan, kumbaga markado ho sa kanila yan. Di ba? Kaya ito ho kasing tarification, tawag ho nito, kumbaga binababaan ho ng Pilipinas yung mga taripa. Yung pagkakaisang pinakamababang antas, at saka ho itong tinatawag ho na tariff binding ho mga kaibigan, maaari daw ho itaas, mula ho dun sa taripa, dun ho sa mga produktong agrikultura. Di ba? E sana ho magkaroon ho ng linaw dun ho sa mga pangalan na binanggit ho ni Tito Sen. Kasi nananatili pa rin ho 50% dun ho sa taripa ho ng bigas. Kaya dun ho sa teorya ho, mananatili daw ho na may QR dun ho sa importasyon. Eh kasi dyan lang ho sa DA, sa BOC, pag-release lang ho ng import permit. Di ba? Eh, diyan ho kasi nangyayari yung smuggling eh. Diyan ho, lalo na ho diyan sa BOC. And tanong, bakit yung mismong commissioner abay kasama ho dun sa listahan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Reaper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air.